Dahil umano sa pagpaputok ng baril in aresto sa Ermita, Maynila, ang isang lalaki na napag-alamang isang nag-awol na pulis. Hinuli rin ang caretaker ng lugar kung saan nahuli ang suspect matapos subukang harangin ang mga pulis. Walang pahayag ang dalawa. May unang balita si Jomar Apresto. Ito po yung hinahanap naming baril. Ito po. Nasa ilalim po ng sasakyan. Sinubukan pang itago ng isang lalaki sa suspensyon ng sasakyan ang isang baril na ginamit umano niya sa pagpapaputok sa Ermita, Maynila nitong Martes ng gabi. Ang suspect, isa raw awol o absent without official leave na pulis na dating miyembro ng PNP Special Action Force. Nagtatrabaho siya ngayon bilang caretaker ng isang property. Ayon sa pulisya, nag-iikot noon ang mga tauhan ng barangay nang makarinig sila ng putok ng baril. May isang kusyan dito, tinuro kung saan ang galing yung putok ng baril. At pagpunta nila dun sa location, nakita nila itong isang individual na may hawak na baril at nagpaputok pa ng sunod-sunod. Umabot daw sa mahigit 20 pulis kabilang ang SWAT ang dumating sa lugar. Pero hindi raw sila agad pinagbuksan ng gate at isa pang caretaker ang nakipagmatigasan umano sa mga pulis. Tumagal pa ng isang oras bago tuluyang napasok na motoridad ang lugar. Ayon sa mga pulis, naabutan nila na nagtutulog-tulugan sa isa sa mga barracks ang suspect. Maya-maya, nakita nila ang ilang basyo ng bala hanggang sa mahanap na ang itinagong baril. Oh, pumasok kayo rito sa loob ng private property, okay? Yung baril nito na na-recover sa kanya na isang 45 caliber pistol ay nadala na natin dito sa MPD Forensic Unit para mag-undergo doon sa ballistic examination. Hawak na ng Ermita Police Station ang dalawang suspect. Napag-alaman naman na ang caretaker na nakipagmatigasan sa mga pulis ay dati nang nakulong dahil sa pagkukubli umano ng illegal na armas. Maharap ang awol na pulis sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Indiscriminate Firing, habang reklamong obstruction of justice naman ang isasampa sa kasabuat nito. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Ito ang unang balita, Jomar Apresto para sa GMA Integrated News.